Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Balitang Pinas, maghahatid ng mga balitang pinakaabangan sa kasalukuyang panahon. Ang koponan na mayroon ang Pilipinas. Narito ang ilan sa mga bugtong na makapagbibigay ng ideya sa atin kung ano nga ba ang virus na ito. Ako po si Alia Claire Ladiana, nakatulong. Ito'y koronang iniiwasan ng sinuman, dala-dala'y walang katapusang kahirapan. Departamentong nangangalaga sa ating kalusugan, nagsiservisyo at gumagabay sa mga mamamayan. Taong walang kaso, ngunit nakapreso. Pang-apat na bugtong, ligtas kung di kalalapit, isang muling galaw malakas ang kapit. Kaya sa mga tao'y huwag munang gigit. Naitala ang 32,246 na bagong kaso ng COVID-19 Omicron variant ngayong araw. Ito ang ikalawang pinakamataas na naitalang kaso sa bansa mula ng magkapandemya. Base sa DOH, tumaas ng 15% ang kaso ngayon kumpara kahapon. Naitala naman ang 208,164 na mga aktibong kaso na ngayon ay nangunguna sa dating tala na 203,710 noong buwan ng Abril taong 2021. Mahigit 5,063 ang naidagdag sa mga gumaling at 144 naman ang mga nasawi. Diana at Carmen, kamusta naman ang kalagayan diyan sa Metro Manila? Nito ang mga nagdaang linggo, hindi natin maitatanggi na madami ang mga lumabag o hindi sumunod sa panukala ng DOH na huwag munang lumabas at dumalo sa mga mass gatherings sapagkat hindi ito ligtas at maaari tayong mahawa o makahawa ng kumakalat na variant. Dahil sa nakasanayan nating mga pagdiriwang tuwing Pasko at Bagong Taon, mahirap na sa ating hindi gawin ang mga ito. Tunay nga naman na mas ramdam natin ang diwa ng Pasko at Bagong Taon kung kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit kung ang kaligtasan naman natin ang nakasalalay, lalabag ka pa rin ba? Madami kasi ang napalagay sa sitwasyon natin. Madaming inakalang ligtas na at hindi muna inisip na nasa paligid lamang ang virus na ito. Nagpatuloy ang pagdami ng kaso dito na nasa mahigit 868,000 na kung iyong tatahin ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan simula nang kumalat ang virus. Nagdulot ito ng takot, kaba at pagkabahala sa mga tao. Normal lang namang makaramdam ng takot sa panahon ngayon. Lalo na't hindi natin masasabi ang mga susunod pang mangyayari. Ngunit, maaaring sumubra ang takot at mapunta ito sa pabigla-biglang pagdedesisyon. Tama nga ang iyong nabanggit, Carmen. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi. Dahil sa pagdami ng mga kaso, hindi natin mapipigilan ang paglobo ng mga pasyente. Dahil dito, nadagdagan at nadaragdagan pa ang mga pinapasok sa ospital. Lorenzo at Hart, kamusta ang kalagayan dyan? Narito ako ngayon sa lugar kung saan ipinapasok ang mga pasyente at hindi ko nga maitatanggi na parami ng parami ang mga nakasalang sa ospital na ito. Ang ilan pa nga rito ay mayroong mental health issues katulad ng social anxiety, kaya't hirap silang mag-adjust. Base sa WebMD, kung hindi agad nalunasan ang social anxiety, ito ay maaring humantong sa depression, drug o alcohol addiction, school o work problems at kahirapan sa buhay. Ano ba ang maaari nating gawin upang agad na magamot ang social anxiety? Ayon sa Mayo Clinic, ang ilan sa maaari nating gawin sa ating sariling pamamahay upang magamot ang social anxiety ay pag-eersisyo araw-araw, pag-iwas sa pagpupuyat at pagkuha ng sapat na pahinga, pagkain ng sapat, pag-iwas sa pag-inom ng alak, at pag-iwas sa mga pagkaing nakakasama sa kalusugan. Bilang resulta, makakaramdam ka ng mga pagbabago na tanda ng iyong pag-iwas.
Mahusay! Maraming salamat, Lorenzo! Dahil sa pagdami ng bilang ng mga pasyente, ang ilang mga doktor at nurse ay nagpositibo na rin sa virus, kaya't hindi na mapigilang mataranta ng ibang manggagawang pangkalusugan gawa ng ideyang baka sila ay mahawa na rin. Tututukan yan ni Ria. Tama iyan, Alia. Sa gusto kasi ng mga doktor na tayo, maging sila ay manatiling ligtas. Ninanais nila na higpitan ang granular lockdown kung di kayang magpatupad ng alert level 4. Dumarami rin kasi ang mga tao na gustong lumabas, kaya't hindi rin mapigilan ang paglobo ng mga kaso. Maging ang mga health workers ay nagpositibo na din. Nabanggit ni Secretary Nograles na posibleng iakyat sa alert level 4 kung aabot sa 70% ang healthcare utilization rate. Maraming salamat, Rian. Patuloy tayong mag-ingat at manatiling ligtas. Ayan ang mga balita ngayong Miyerkules, Enero 12, taong 2022. Ako po si Alia Claire Ladiana, nag-uulat.